masyado siyang nangunguna at masyado niyang pinapangunahan ang dapat trabaho ng mga nasa FBI, ng mga CIG nila yan. Di ba? So, dapat siya, Mr. Balico, nag-ano ka na lang, nag-MBI ka na lang. Kasi, masyado kang nahunguna sa trabaho nila. Hello guys, good morning. This is Nitan and welcome back to our channel. At bago ang lahat guys, huwag na huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at huwag niyo rin pong kakalimutan i-click yung notification bell para ma-update kayo pag may bago kami video ha. Guys, nandito naman yung lingkod para pag-usapan na naman natin itong si Mr. Balico. Sa lahat ng mga supporters ni FLM, katulad ko, panoorin niyo itong video niya kasi kinakalat niya sa social media nung nakaraan na ang ating idol na si Francis Leo Marcos ay ililipat na raw sa City Jail. Di ba nakakaloka yung pinagkakalat niyang balita? Panoorin niyo yung video. Gusto ko lang mag-announce mga kapatid, share na lang ha, sa ano na today, ngayong araw na to, ililipat na si Norman Mangusin sa Manila City Jail. So nandun na yun, tumakbo na ngayon yung ating kaibigan, yung ating kasama sa Talino Warriors na si Tina Marie Rojas, aka i-follow nyo po siya sa YouTube channel niya dahil dun po mangyayari yung live mamaya kung paano palakarin at ihatid si Norman Mangusin sa kanyang destinasyon na Manila City Jail. No, sana man laban. Pero hindi na yata. And good luck sa inyo. Mapipilahan na sila ng kaso today. So, gusto ko lang bati. Hi, John Arson, my brother. I not told you first kasi I had to live because your friend, Norman Mangusin, will be mapupunta na sa kulungan. No, kaya handa. Handa na din daw yung kanyang ano. No. So, ingat lang mga kapatid at sa paniniwala dahil gusto natin yung first time Jack Patty, nandiyan ka, na-inquest na po. Na-inquest na last Friday, I'm sure, last Friday, na-inquest siya ng ibang kaso. And ngayon, nandun, kausap ko lang si Marie kanina, si Marie, Tina Marie Rojas. So, siya yung kasi yung mga correspondent natin dyan sa NBI. And, abangan. So, ayan na nga guys, hindi ko alam kung saan napulot ng Poncio Pilato na yan, yung kanyang impormasyon. At masyado niyang inuunahan at masyado siya nangunguna sa batas. At parang atat itong makulong ang ating ngayon si Pastor Leo Marcos. Diba? So guys, makakasama rin natin si Miss Marian para magbigay ng kanyang reaction. Miss Marian, ano masabi mo? Alam, nagugulat ako dito kay ano yun. Nagtataka dito kay Balico eh. Kasi ang lakas ng loob mag-chismis at magawa ng at magkalat ng mga maling impormasyon ha. Para lang, alam mo, para lang maging mabango siya sa tao. Hindi niya naisip yung ano, pwede siyang paila ng kaso dyan dahil sa paninira niya. Diba? Lakas ng loob eh. Iwan ko kung saan niyang kumukuha ng lakas ng loob eh. Mali yung pamamaraan niya para maging mabango siya sa tao. Alam mo yung, mali yung paraan ng action na ginawa niya na maninira siya ng isang tao para lang maging mabango siya sa tao, sa mga tao, at para maraming tumangkilik sa channel niya, 'di ba? Nakaka-visit din ho, 'di ba? Kailangan niya pang manira ng tao ha para maging kabango-bango siya sa mata ng mga tao. Aba ho, Balico. Marami hong nagmamahal kay FLM. Marami hong supporter yung tao. Kaya ang mapapaniwala mo lang sa mga chismis mo niyan ay yung mga supporters mo at yung mga against kay FLM na sarado ho yung mga isip din, ah. Yun ang mapapaniwala mo ha. Kami ho hindi mo kami madadala sa mga kalokohan mo na yan at sa mga chismis mo na yan. Ikaw masyado kang pakialamero at chismoso eh. About sa kaso ni FLM. Kung halimbawa may kaso yung tao, bakit hindi mo ipaubaya sa batas at sa otoridad? Bakit kailangan mo magkalat ng chismis? Pero mali-mali naman yung impormasyon mo. Bawa ka sana magtalak-talak sa social media. Alamin mo muna yung totoo. Dapat may ebidensya ka para hindi ka mapahiya sa tao. Hindi yung talak ka lang ng talak na wala ka naman binabasihan. Kung anong i-chismis sa'yo, yun din ang i-chismis mo sa social media, yun din ang mga pagkakalat ng mga mali-maling impormasyon. Jesus ko, hindi ka natatakot. May balik yan sa'yo. Nakaka-visit kasi masyado siyang inggitero kay FLM na hindi naman siya inaagabyado ng tao. Alam niya, sinisiraan at inaapak-apakan yung pagkatao ni FLM.
Hindi ko alam kung anong merong pag-iisip to eh. Ah. Nakakabisi ko. Ah. Hindi nakakatuwa. Baliko. Ah. Kung ako sa'yo, ah, walang-wala ka nga sa ginagawa ni FLM eh. Ah, yun, nakakatulong yun. Maraming tinulungan eh, ikaw. Ginagawa mo, kundi magkalat lang ng chismis. Ah. At manira ng tao. Oh. Yan, nakakabisit talaga yung mga gawaing mga ganyan eh. Sobrang chismosa at inggitero. Kaya tingnan mo sa sobrang inggit kung ano-ano mga pinagagawa at mga pinagkakalat na chismis. Kala mo naman yung karamihan sa yung mga tao madadala mo sa mga kalokohan mo at mga chismis mo. Abaho. Nako, hindi mo madadala talaga. Lalo pa na kung lumalabas na yung mga katotohanan ah, about kay FLM. Ang dami naman talaga naniniwala na puro mga paninira lang yung kay FLM eh. Hindi nyo madadala yung karamihan ng tao. Sorry. Kung ano may yung pinaglalaban mo, nako, hindi ka mananalo. Manahimik at huwag mong pangunahan ng batas. Ha? Chismoso ka masyado eh. Nakakabisit eh. So anyway guys, bahala kayong humusga dyan kay Baliko kasi nakakabisit na ho, hindi nakakatuwa. So anyway, shout out nga pala kay Roberto Fowler or Fowler ng Panglao Bohol at kay Sniper Summer Faith Sablans and Annika ng Bohol. Maraming salamat po. God bless you. Yun nga Miss Maria ang masabi ko rin sa kanya. Masyado siyang nangunguna at masyado niyang pinapangunahan ang dapat trabaho ng mga nasa MBI, ng mga CIG nila yan. Diba? So dapat siya, Mr. Baliko, nag-ano ka na lang, nag-MBI ka na lang. Kasi masyado kang nangunguna sa trabaho nila. Alam mo kung ano yung trabaho mo, yun yung trabahuin mo. Kasi masyado mo nang pinipersonal yung... Saka, ikaw na nga mismo nagsabi, di ba, na nakasampa na yung kaso sa MBI at sa CIDG. Diyan sa krami, di ba, sabi mo. Pero bakit atat na atat ka pang makulong? Di ba? At saka next time, bago ka maglabas ng mga statement mo, siguraduhin mo muna kung totoo ba yan. Kaya na napupunaan ka na sinungaling ka eh. Kasi malipat na sinabi mo, ililipat na sa city jail. Tapos ito naman yung sinabi mo. Dala na ba si... Actually, mayroon technicalities kahapon. According to nabasa ko dun sa report ni... Doon sa documentation ni Marie Inday, no? Si Tina Marie. That the NBI asked the Manila City Jail kung pwede na nila i-accommodate si Norman Mangusin kasi nga 14 days niya kahapon. Tapos na rin yung quarantine, supposed to be today, no? So, kaya nga lang, hindi daw tumatanggap ang Manila City Jail ng mga, ang transfer kasi, transfer date ng mga accused o mga detainees sa Manila City Jail is every 30 and every 15th. So, and si Mangusin pa, subject for another 14 days quarantine. So, technicalities, but hayaan natin NBI ang mag-explain regarding doon sa kahapon, but they nagpasabi na sila na gusto nilang i-transfer itong si Mangusin dahil nga sa kailangan na i-transfer eh. Kasi tapos na naman yung quarantine niya sa loob na mag-isa lang sa kanyang selda at gagamitin, hindi kasi exclusive kay quarantine kay Norman Mangusin yung selda yun, gagamitin niya sa mga panibagong mga papasok sa NBI at I think there is an operation yesterday that meron sila na capture again. So yun, regarding doon naman sa kaso ni Mangusin na padagdag ng padagdag yun, nandun naman yung mga kaso, so we have to trust the NBI na lagi kong sinasabi. So ano ba talaga Mr. Baliko, lahat na lang kinukontra mo, pati si Pastor Mangusin kinukontra mo, pinipilit mo na magkapatid talaga sila. Ngayon naman, pinipilit mo na naman na ililipat na sa City Jail. Di ba? At doon sa mga nagko-comment, nagsasabi na mga bayaran daw yung mga vlogger na supporters ni Francis Leo Marcos. Ilang beses ko sa inyong ulit-ulitin na hindi namin kailangan ang pera. Hindi namin kailangan bayaran kami para ipagtanggol yung taong sumulpot sa panahon ng pandemya para tulungan ang mga kababayan natin nagugutom. Di ba? Hindi ko lang lubos maisip guys kung bakit may mga ganyan nila lang. Na kung sino pa yung tumulong
sino pa yung nagmalasakit sa mga kapwa niya Pilipino, ay sila pa rin yung pag-iinitan at siya pa rin yung pagkakaisahan na dapat ay tayo magpasalamat dahil may taong katulad niya. Hindi nila tinitigyan yung ginawa, kabutihan ng isang tao, bagkus hinuhukay pa nila o hinahanapan pa nila ng kamalian yung isang tao. Di ba? Saka huwag tayo masyado mapanghusga sa kapwa. Kung naalala nyo guys, kung nagbabasa kayo ng Bible, yung si Jesus ay pilit na sinusubukan ng mga Pariseo na mayroon isang bayarang babae na nung panahon kasi kailangan pag mga ganyan tao, pinapatay nila sa pamamagitan ng pagbabato. So babatuhin mo yung isang tao hanggang sa mamatay. Nung sinubukan nila si Jesus, anong sabi ni Jesus sa mga Pariseo? Sige, mauna mambato ang hindi nagkakasala kung walang kasalanan. Di ba walang nambato? Kasi alam ng mga Pariseo na sila mismo ay nagkakasala sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Kaya sana ganyan din tayo mga kababayan. Lalo-lalo ka na Mr. Baliko. Di ba? Huwag mo masyado pangunahan o huwag mo masyadong husgahan ang isang tao. Lalo pa kung ikaw rin ay isa rin nagkakasala. Kung mayroon tayong batas sa langit, mayroon din tayong batas dito sa lupa. So hayaan na lang natin na sila ang gumawa niyan. Huwag natin pangunahan. Makontento ka na lang, makontento ka at hintayin kung ano ang magiging resulta ng kanyang investigasyon. Kasi hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung investigasyon na nagaganap. Kaya ikaw masyado kang atat. Huwag kang masyadong atat. Kung talaga may kasalanan si FML, edi batas na bahalang humusga sa kanya o magbigay ng hatol. Ikaw masyado mong hinahatulan yung isang tao na wala pa namang katibayan. At sa lahat ng mga bashers ni FML, huwag niyo masyadong husgahan, wala pa. Wala pang lumalabas na resulta kung yun ba'y talaga totoo o hindi. Saka na kayo magdiwang kung talaga napatunayan na isa ngayon nga, under investigation pa lang, masyado kayong atat. At sasabihin nyo, bakit kami pinagtatanggulamin lagi yung mga tao na ganyan? E siyempre, kasi nakikita namin ang ginawa niya at nakita namin kung paano siya magmalasakit sa mga kaubayan natin Pilipino nung panahon ng pandemya. E kayo, nakita nyo ba yun? Hindi. Kasi nakikita nyo yung kamalian na ginagawa ng isang tao. Nakala nyo kayo yung mga perpektong nila lang at walang kapintasan sa sarili. Sabihin nyo naman, masyado kaming supportive na bayaran, nabidyan lang ng piso, nabidyan lang ng bigas, kalabasa. Never akong nakatanggap ikahit anong bagay na galing sa kanya. So bakit namin ginagawa to? Uulitin ko, dahil siya lang ang bukod pang nakita ko na sumulpot sa panahon ng pandemya para tumulong sa mga kaubayan natin na gugutom. Diba? So maraming salamat guys. Hanggang dito lang. At kung ano magpapa-shoutout, comment lang po kayo sa baba at iisa-isahin ko po yan. At aking pupusuan at isa-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po sa mga katulad kong supporters ni Francis Leo Marcos. Gulang tayo. Huwag nating hayaan na alipustain ang ating idol. Huwag nating hayaan na apihin ang ating idol. So sa pamamagitan lang nito na paggawa ng vlog, kahit papano ay makatulong din sa kanya at makagaan ang kanyang mga problemang ginadala sa buhay. Maraming salamat. Hanggang sa uulitin po. Maraming salamat and God bless us.